naman pala ang yaman-yaman ng bayang ito eh. Ay mo? Ang Amerikano ni Felipe. Oh. Ang nakakuha ng ginto ng mga hapon. Diba? Pinagkakagastosan ni Felipe ang mga tao niya. Nakakasira ng ulong kabaitan ng pamilya ni Felipe. Kaya nga tayo, huwag na natin galawin yan. Ang dami naman pera doon, yun na lang. Ayoko naman pera. Gusto ko naman ginto! Ang gagawin nyo, nagbibigat dito, hindi natin ito mabibitbit. Tama. Masyadong maraming tao dito. Hindi natin sila kaya pag pinagtulungan nila tayo. Paano? Para makuha natin lahat na ito, kailangan sirain natin ang Sitio Katapatan. Huwag naman ganun, Tay. Ayoko na. Saan na sila eh? Anong ayoko na? Leche ang pag-ibigyan, Diego. Bakit? Iaahal mo tayo ng babaeng yan sa putik na kinalalagyan natin ngayon? Nakikiusap po ako sa inyo, Tay. Huwag na. Kung hindi ako papaya, isusuplo mo ako. Pag ginawa mo yan, papatay na ako. Mas mahalaga sa akin ang gintong yan kaysa buhay nilang lahat! Susi ko, yung susi sa bodega. Hindi pa po. Bakit po? Sina Father Mateo, nakita mo ba kung nasaan sila? Father. Felipe, may kailan po kayo? Wala po pa kayong napula na susi. Wala po. Bakit po kami na naman? Ay, ito ba yung inahalap yung susi? Oh, nahulog niyo po pala eh. Ayon po sa banal na kasulatan, masama po ang mga bintang. Sige po, tutunan na po ako. Ay, yun. Nahulog niyo pala tayo eh. Hindi, anak. Hindi. Talaga? Kayo na ni Jacob? Oo. May date nga kami ngayon eh. Kaya ikaw lang bahala dun sa kapihan eh. Uy, pero sandali, may kwento ko sa'yo. Nandiyan na siya. Sige na, bye, best friend. Fina. Tay! Kaya na po. Anak. Lumalabas ba kayo nung Peter na yon? Ay, upo. Putulin mo na. Layuan mo siya. At huwag daw huwag ka muling sasama sa kanya, anak. Pero, Tay, mahal ko na po siya. Tsaka, Tay, mahal niya ako. Anak, oo, tinanais ko na magkaroon ka rin ng mamahalin. Pagmamahal sa'yo ng tapat, mamahalin mo ng tapat. Taga rito sa atin, anak. Huwag lang yung Peter na yon. Kasi, tira mo. Oo. Basta sana sa kahit sa pagkakaraon lang ito, pakinggan mo ang tatay, ha? Opo, Tay. Ang daming pinagkait sa inyo ang buhay na masagana. Mga gamit na hindi niyo pa nakikita. Yan ang pinakabagong sakit ngayon. Oh, yan, nabibili yan sa bayan. Ano niyo pa pwedeng marating? Ang laki-laki ng mundo. Andiyan ang Amerika, Europa, Asia. Makukuha niyong lahat yan. Pag bumaba kayo sa bayan. Lapit kayo! Lapit ka nun! Lugin nun! Uy! Ang galing! Paano niyo makukuha lahat dyan? Paano? Anong kailangan? Pera! Diba? Pera kailangan natin! Sabi sa inyo, katapatan ang mamamayani dito. Naging tapat pa sila sa inyo. Hindi.
dahil sarili lang nila ang iniisip nila. Nagsisinungaling silang lahat sa inyo. Ako ang nagsasabi na totoo. Ako ang nagmamalasakit. Sa akin kayo makinig. Patawarin mo ako, Fina. Bakit naman? Dahil alis ka. Eh, nakahope ko naman na babalik ka, di ba? Oo. Ayusin ko lang ang buhay ko. Sana sa pagbalik ko, tanggapin mo pa rin ako. Hindi kita maintindihan. Bubuin ko lang ang sarili ko, Fina. Pagbuo na ako, saka ako sasabihin sa'yo ang lahat-lahat. Tandaan mo, Fina. Mahal na mahal kita. Ay, naku. Talagang hindi na ba mapipigilan itong mga ito, Iska? Wala tayong magagawa. Desisyon nila yun. Talaga bang hindi na namin kayo mapipigil? Talagang bababa kayo ng bayan. Opo, hirap na ako dito eh. Kaya patno bayan kayo. Yan ang trabaho na ginawa nung Mateo na yun. Tawagin mo na si Diego. Hihintayin ko kayo sa arko. Sandali lang po, Father. Father nga ba? Pinagbibintangan niyo naman ako nang inakawan ko kayo. Kahit bilangin niyo pang lahat ang pera niyo, kahit i-check niyo pa, wala akong kinuha. Wala kaming kinuha. Meron! Meron! Kinuha ninyo ang pinakamahalaga sa amin, ang aming samahan dito. Pero tingnan nyo, yung mga kapatahan namin, pinaparatangan kaming mga sinungaling kami. Sasabi lang po ako ng totoo. Manligin lang ka! Sinira mo ang katapatan ng mga tao dito. Aalis na lang kami, Mang Felipe. Paspasan kayo ng Panginoon. Maraming salamat sa lahat. Tayo na, Judas. Tayo na, Peter. Tanong-tanong na kami. Ano bang gusto nilang mangyari? Bakit nila ginugulo ang bayan natin? Iska, hindi ako nakatitiyak kung anong gusto nilang mangyari. Pero isang bagay ngayon ang bumabalisa sa akin. Tinan mo, marami sa ating mga kabataan gusto lang bumaba doon sa bayan. At meron pang mangilan nilang diyan. Ay pinagtataniman pa ako sa kanilang isipan na ako'y masamang tao. Nasisira na ang pinagpaguran natin. Fina, huwag mo nang aasahan na babalik yung Peter na yan, anak. Sapagkat bumalik man sila dito, ay hindi ko na sila tatanggapin. Ito, Mr. Reyes, promise, hindi kayo magsisisi. Naku, napakaganda po, napakamura pa. Original paint po ito, babayang driver, hindi na baha, hindi na bangga, at mint condition. Pwede niyong dilaan ang makina sa linis sa halagang 500,000 pesos lang po. Oo nga, Mrs. Lyer. Maganda. Magdalena na lang po, Lena for short.
department store. Liar sari-sari store. Liar super mall. What about? Liar medical center. Yeah. At saka liar airline. Dala ko na yung pera dito. Kung gusto mo, magbabayaran na tayo. Pero pwede ko bang mahiram sandali ang susi para masubukan ko? Sure! Sige po! Eh, sira ka naman pala to eh! Hindi! Teka ba yung mga mekanik na kong dito? Hindi, baka iba lang yun ang suit! Mr. Reyes, wait! Teka naman! Tingin mo kung marami pa akong kotse! Mr. Reyes! Mr. Reyes! Ay! Lela! Lela! Hugo! Buti dumating ka na. Uwi na tayo. Diego! Magluto ka na. Ito, ba't ang puwit-puwit mo? Bakit pumayat ang anak natin? Mayroon akong magandang balita sa iyo. Ano? Gano'n kaganda? Bubikin ang... Maraming pinto. Gano'n kadami? Bakit ako napakarami? Papalipas muna kami ng ilang linggo, tapos babalikan namin yun. Tapos bibili tayo malaking bahay. Kahit anong gusto mong bilhin, mauubos sa dami ng ginto. Lena, huwag mong sasabihin to kahit kanino, ha? Pati kina Lea, mabuti nang wala siyang alam. Diego, ikaw lang sumundo sa kapatid mo. Malapit nang matupad ang pangarap ko, Lena. Titira na rin ako dyan sa kabila. Yayaman na tayo. Eh, matagal mo naman na natupad yung pangarap mo. Di ba, bata ka pa lang? Diyan ka nakatira kaya noon? Sa ilalim ng tulay. Saan po tayo pupunta? Dito ka lang. Huwag kang aalis dito. Nalang po ngayon. Nay, huwag! Nay! Pag nakuha ko na yung ginto, hindi na tayo magugutom at manlilibos ng awak. Basta ha, pag umaman ka na, gagawan mo ako ng birth certificate. Alam mo naman, binato lang ako ng nanay ko sa parlor. Pangalan ko nga, ako lang nagbigay sa akin. Sige na. Lena, pag mayaman ka na, mamimili ka ng kahit anong pagkatao na gusto mo. Pag mayaman ka, ang bobo tumatalino, ang pangit gumaganda, ang kriminal nagiging banal. Nababago ng pera ang lahat, Lena. Sige, yayaman na tayo! Uy, anak! Nay! Anak, kamusta? Tay, napatawag ko kayo ni teacher eh. Bakit? Eh, nahuli ho ako nangungopi sa kaklase ko. At napahuli ka! Saan? Sa! Cleto! Cleto! May sunog! May sunog! Kala mo kung sino ang kumato ka? Dali lang! Saan mo nga to? Dali nga, sabi! Ano? Pera! Nagtiting naman, oh, Lourdes. Akala ko ba hiniwalayan mo ko dahil ayaw mo sa trabaho ko? Ayaw mo ng nakaw, pero gusto mo, pera. May malabo ka pa sa estero, ah. Hindi naman ikaw ang pinunta ko dito. Ang kailangan ko yung 5,000 ko. Pwede ba?
Mainit ang ulo kung mong pandan. Pinaaandar mo. Teka nga. Bakit ba ako makapagsalita ka? Parang ako ba yung may utang sa'yo? Cleto, pera ko yun. Ipon ko yun. Kinuha mo yun sa'kin nung maghiwalay tayo, walang paalam. Ang sabi mo sa'kin, babayaran mo ko. Nahihiya na ako humingi sa tatay. Nauubos ko na rin yung ipon niya, yung anak natin labas-masok sa ospital. Buhay to, oh. Diyan na, 1,000 yan. Wala na, oh. Wala na, inahal ko. Sige. Sabi ng teacher ni Lene. Wala. Inaaway ko eh. Sabi ko, hindi naman si Lea ang nangungopya. Siya ang kinukopyahan. Ako ba? Di ako magpapatalon. Ba't naman kaya nagsinungaling na eh? Umami naman si Lea. Diskarte ang tawag doon. Eh paano kung ibagsak nila yung kapatid mo? Eh di sayang naman. Alam mo naman na pangarap ko lang na makatapos yun kahit high school lang, no? Pasensya ka na. Kung pinatigil ka ng tatay mo, gusto lang nun ng kasama niya sa trabaho. Hayaan mo. Nag-iipon naman ako. Tapos, pag marami na yung ipon ko, mag-aaral ka ulit. Teka lang, alam mo, sabi ng tatay mo, marunong ka na daw sumagot. Saan mo ba natutunan yan? Masama yan, no? Yan ang po ba mas masama yun? Pag nakakaw namin, eh, sagutin ko siya. Yung pag nanakaw nyo, nakakabuti yan sa pamilya natin. Yung pagsagot, hindi. Kaya, masama pagsagot. Labo naman, ha? Okay lang sa inyo yung ginagawa ni tatay? Tama naman ang tatay mo, eh. Kung di niya ginagawa yung ginagawa niya, paano na tayo? Tsaka, sobrang bait kaya ng tatay mo. Di ba? Batang kali lang ako dati. Kung wala yung tatay mo, baka tsugi na ako, no? Eh, pera na, eh. Hindi naman mabubura ng paggawa ng mabuti yung mas maraming ginagawa ang masama. Lalo na kung paulit-ulit. Alam ko kung ba't ka nagkakaganyan. Love ka daw eh. Ano? Kailan mo ako papakilala? Pag-ayos ko na pa yung buhay ko. Mag-iipon ulit ako na eh. Itutuloy ko pa yung pag-aaral ko. I love you, Nak. Love you, Nay. Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Pina, anak? Tay. May balita na po ba kayo kung nakahanap ng tirahan dun sila, ano, nasa bayan? Eh, wala pa. Pero hamo, pag aki bumaba ng bayan, eh, aki magtatanong-tanong. Nangako po kasi siya na hanapin niya si Diego. Anak, ilang beses ko na sinabi sa iyo, hindi na babalik si Diego. Hindi na babalik yun. Pero tay, iba si Diego. Hindi siya katulad nila, Father. Hindi naman siya kasama dun sa nanira sa atin, di ba? Sinabi nila sa iyo, diba? Kahit na ano pa, anak, ayoko na meron ka pa ng umlayan sa kanila. Buntis ka. Kapag natutong magsinungaling sa akin, hindi mo sasabihin hanggat hindi nagtatanong?
Diego. Ganun ba? Ha? Ginusto ko rin naman po ito. Ay, mahal na mahal ko po si Diego. Sabihin mo sa akin, ano ang pinakaiba ng Diego? Mabait po siya. Mabait po siya. Mabait pa rin siya. Hindi mo ba nakikita? Pati tayong dalawa. Sinira niya! Wala na. Kinuha na nila lahat. Lahat! Wala na silang tinira. Tay, ay, wala na tinira. Hindi na kinuha lahat. Nandito pa rin ako, Tay. Nandito ako. Nandito na rin yung abo ninyo. Tawarin niyo po. Hindi ko naman po gusto. Nasaktan po kayo. Ay. Sige, mamaya tayo magkita. Ay! Ano ba yan? Ang bastos! Sorry, ah! Kinabagka mo yung... Ano ba? Eh, ba, paano kayo? Nasa daan, eh? Kinabagka mo, eh! Ikaw ba kasi... Diba? Boss, tirahin na natin yung ginto. Parang di tayo pa small-small tayo na ganyan. Sasama doon lang natin kukunin yung ginto. Ready na ba yung truck? Oo, sayos na. Dala tayo ng mga sako at... Boss, may demonyo sa likod. Ay, Kapitan! Oy, Hugo! Kamusta po? Kamusta po? Ano nga din, Kapitan? May nag-radio sa amin. May nadukutan daw dito. Kami agad? Ikaw? Ako? Akin naman? Mukha ba kayong mga anghel? Ano ba? Ano naman? Ay! Sino po? Sila po yung bumangga sa akin kanina! Sila po yung dumukot ng pera ko kanina nung galing ako sa bangko! Asan? Wala naman na! Ebidensya! Wala! Anong walang ebidensya? Ito ang ebidensya. Nakita ng mga kasama ko, itinapon nyo! Good job, Chairman. Salamat. Akala nyo madulas kayo, ah? Oy! Mas madulas ako sa inyo! Sa wakas, nasa kotere kayo. Pusit na po ito. Ginto na, naging bato pa. Tik na matatang yun, oh. Kahit kailan talaga, tinikensala na muna ko. Yan kay Hugo at sa damuhon yung kaibigan na si Cleto, ayaw mo silang mabulok sa kulungan. Ano naman to? Kala mo nun, wala kayong pinagsamahan ni Cleto. Sige na! Usapin mo lang naman tatay mo eh. May ginawa silang kasalanan, dapat lang magdusa sila. Ikaw kung magsalita ka, nung nininigawan ka kaya ni Cleto, ako ang tulay nyo, di ba? Ako nga lagi mong iniistorbo. Minsan lang ako hingi sa'yo ng tulong, oh. Ah, di ko alam na dapat ko palang ipagpasalamat yun sa'yo. Na naging impyerno yung buhay ko. Na mas pinili ni Cleto na sumama sa kriminal mong asawa kaysa sa'kin. Aba, kala mo kung sino ka santa? Ano? Awil lang tayo! Sabi mo lang si tate! Ha? Samson! Naso mo! Ate, si Mimi, nahirapan na naman huminga. Mimi! Si Mimi, dali natin siya sa hospital.